mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Laging pinagmamalaki ng dalagang si Romaine ang buhay na meron siya ngayon. Wala kasing mapagsidla ng kasiyahan niya dahil lahat ng pagsasakripisyong ginawa niya simula pa lamang nung siya nasa koleyo ay nagbubunga na ngayon. Sa edad na 25 anyos ay meron na siyang isang malaking kumpanya ng mga damit, isang magandang bahay, tatlong sasakyan at kung ano pang mga mamahaling gamit. Idagdag pa rito ang halos buwan-buwan niyang paglipad kung saan saang bansa para lamang magala na talagang naguudyok sa kanya na humanga sa sariling tagumpay. Lalo pa niyang nararamdaman ang swerte niya sa buhay tuwing naaalala niya ang pinsan niyang si Sherilyn na halos isang dekada na niyang hindi nakikita simula na magdalang tao ito nung sila 15 anyos pa lamang. Sigurado kasi siya na bukod sa nadagdagan na mga anak nito dahil nga nakatira ito sa bahay na nakabuntis dito at tsaka na naghihirap at nagsisisi ito sa buhay na tinahak nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon habang nagaanap siya ng mga mapagpaparkingan ng kanyang sakyan sa isang bagong bukas na mall, nagulat siya na makita na naghihintay sa tapat na mall ang pinsan niyang ito kasama ang tatlo nitong mga anak. Imbis na maawa siya sa itsura nito na tila na hindi nakakapagsuklay ng kanyang buhok, ay pinagtawanan niya pa ito at siya'y dali-daling nagpark ng sasakyan para lamang maipamukha rito ang ganda ng buhay na mayroon siya ngayon. "Ikaw na ba talaga yan, Sherilyn? Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Bakit naman ganyan ang itsura mo? Para ka ng 40 anyos." Pangmamaliit niya rito habang pinagmamasdan niya ang buong katawan nito. "Naku, narito pala ang mayamang kong pinsan. Natural lang na ganito ang itsura ko, lalo na't ina ko ng tatlong makukulit na chikiting." Bati nito tsaka pinagmano sa kanya mga bata na agad niyang tinanggihan. "Bakit ba kasi nag-anak ka agad? Hindi mo ako ginaya. E di sana ngayon magkasama tayo nagagala sa iba't ibang bansa at may magandang buhay." Sambit niya pa rito na ikinangiti lamang nito. "Maganda naman ang buhay namin, Romaine." Tipid nitong sagot. "Anong maganda riyan? Huwag mo nga akong lokohin. Kahit yata yung katulong ko sa bahay, hindi gugusto yun na magkaroon ng tatlong anak at maging losyang ang atsura sa ganitong klaseng lugar." Dismayado niya pang sabi. Tsaka niya agad kinuha ang kanyang pitaka upang bigyan sana ng pera mga ito. Kaya lang, bago pa niya mailabas ang pera sa kanyang pitaka, may isang mamahaling sasakyan ang tumigil sa kanilang harapan. Nagsigawan pa mga bata ng kanyang pinsan sa tuwa habang sinasabing, "Daddy! Daddy! Please open the door!" na talagang pinagtaka niya. Sa iyo itong sasakyan?" Utal-utal niyang tanong. "Oo, Romaine, pati itong bagong bukas na mall," sabi ng pinsan niya. Paano nangyari to? Hindi ba't mahirap lang ang nakabuntis sa'yo?" tanong niya pa. "Mahirap nga siya noon, pero dahil sa sipag at tiyaga niya, idagdag pa ang pagiging mabait niya at mapagbigay, ay pinagpala siya ng Diyos. Hindi man kami parehong nakapagtapos ng pag-aaral, nahanapan pa rin namin ang paraan upang maging magandang buhay namin sa future." Kwento nito na ikinatawa niya. "Huwag kang magsinungaling dyan, inarkilan niyo lang ito, hindi ba?" Wika niya habang tatawa-tawa pa. "Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan, Romaine," sabi pa nito. Tsaka na ito sumakay sa naturang sasakyan. At dahil hindi siya makapaniwala, agad niyang hinanap sa internet kung sino ang may-ari ng bagong bukas na mula ito. Halos mapalood siya nang malamang totoo ang sinasabi ng kanyang pinsan at mayroon na itong 10 mall sa iba't ibang parte ng mundo. "Kung tutusin pala, isa lang akong mahirap na tao kung ikukumpara sa yaman nila. Diyos ko, ano ba itong ginawa ko? Bakit ko siya minaliit ng ganoon?" Inis niyang sabi sa kanyang sarili. Yan po ang numero unong problema ng mga taong mahihirap na biglang yumaman, nagiging mahangin at mapagmaliit sila. Pero kapag ang isang mahirap na may delikadesa ang yumaman, mas lalo silang nagiging mabait. Subukan niyo po kayang bumili ng delikadesa sa ibang bansa. Hindi ba't nagagala po kayo roon buwan-buwan? Sabat ang sikyong babae na nakarinig kung paano niya maliitin ang kanyang pinsan. Dahilan para siya agad na mapaya at dalidaling umalis sa lugar na iyon. Hindi man siya nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng paumanin sa pinsan niyang iyon dahil nabalitaan niyang naninirahan na daw yon sa US. Nagpa siya na lamang siyang baguhin ang kanyang ugali kahit paunti-unti.
Inalis niya ang yabang na meron siya at pinag-aralan niya kung paano magpakumbaba sa kabila ng mga tagumpay na naabot niya sa buhay. Katulad na lamang ng ginagawa ng kanyang pinsan. Hindi naman niya ito pinagsisihan dahil sa ganong paraan. Lalo siyang nabiyayaan at nagawa niya pang makatulong sa mga taong nangangailangan sa simbahan, bayampunan at kulungan. Para sa kanya, ito ang tunay na matatawag na tagumpay.